ang abogado po na nag-file ng kaso sa mga paborito niyong artista na sa ating Zoom, si Attorney Mark Tolentino, ang legal counsel po ng KSMBBI sa ating paksa. Attorney Kuya Mark, may buntag, sir. Hey, good morning, MJ and Edmar, at sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood ng SMNI. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, napag-uusapan natin sa Pulso ng Bayan ang tanong na sa pag-ban sa mga Filipino movie at content, na may malalaswang content, napapanahon na ba bilang abogado po ng KSMBPI? Ano pong tugon nyo dito, sir? Actually, hindi issue dyan kung napapanahon o hindi. Ang issue dyan, may batas ba sa Pilipinas about obscene publication, immoral publication, or indecent publication? Kasi the law may be harsh, but it is the law. And based on our research, may batas sa Pilipinas about immoral and obscene publications na pinagbawal. And of course, tataas pa ang penalty because in relation to cybercrime, mas tataas ang penalty. Ang advocacy ng KSMBPI is to act as watchdog sa social media ng Pilipinas and cyberspace ng Pilipinas. Ito yung pag-file natin ng mga kaso ng mga celebrities na gumagawa ng mga obscene, immoral publication. Umpisa lang yan sa mga gagawin ng KSMBPI. Because of the filing of the case, may mga sexy stars na ayaw na mag-stop na sa kanilang mga shows. Ayaw na nila maghubad sa mga TV, mga social media, kasi natatakot na sila na mademanda sila. Kasi in this case, 20 years imprisonment per video na i-upload nila. Yun ang magiging liability or magiging penalty nila. So based on our, may mga nagsasabi sa atin na may mga ibang mga sexy actress na ayaw nang maglabas ng mga sexy movies. Second, may lumalapit din sa atin na mga social media influencer, mga celebrities na binubugaw sila ng kanilang mga managers, ng kanilang mga producers, which ang ginagawa natin ngayon is to conduct investigation sa mga nangyayari sa show business. Kasi we will also help them to give them legal services na idemanda ang kanilang mga managers, mga even directors, producers, or even show business media personality nagbubugaw sa mga tao na ito. So we will file also human trafficking and sexual harassment against these producers, mga directors, and we will act as lawyer sa mga celebrities na nabubugaw. Kuya Mark, enforcement lang pala ang problema, ano? Dito, sa issue na to? Mahigpit, yes. Enforcement mula sa pamahalaan? Enforcement lang kasi may batas na sa Pilipinas, 1930s pa ito, or 1940s pa ito na batas, revised penal code pa ito. So itong batas na ito, matagal na. So 1930s, 1940s, 70, 80-year-old law, and pinataas lang, because of the cybercrime. Kasi noong panahon na yon, walang cybercrime. So 1 degree higher ang maging penalty. Siguro gagawa siguro kay Mark ng task force ano ang pamahalaan laban dito. Dala, this is a message sa KSMBPI sa ating pamahalaan na sana bigyan ng ipin ang maybe ang itong MTRCB o gagawa ng isang agency na mag-focus lang sa social media, na magbantay sa social media, kasi dami nang nag-abuso ngayon sa social media. Ginagamit nila sa negosyo, inaabuso nila ang social media. Like for example, yung mga streaming application na wala tayong enough law about that. So that's why kailangan ng, this is a good message sa ating pamahalaan na they will study a good law, they will propose a good law or pass a good law that will regulate the social media and the cyberspace ng Pilipinas. Attorney Mark, may buntag si Admar po ito.
ano naman ang masasabi nyo sa mga rason nila na art ito? Ito ay isang art, ito ay isang entertainment at parte ng kanilang kalayaan. Meron namang kalayaan din ang publiko na huwag manood. Meron namang, lalo na sa social media, iwasan daw yun. Pero anong masasabi mo dito sa rason nila? Ito mga yung tinatawag na kalayaan, yes, may freedom of press tayo, may freedom to express our art, our expression, right? Natin yan bilang isang democratic and a republican country. But that right is not absolute. May mga limitations. Ano yung mga limitations na yan? Number one, yung law on libel in relation to cyber libel. And second, itong tinatawag na Article 201 in relation to cyber libel. Ano itong Article 201? Ito yung mga obscene publication, immoral publication, including publications that is against public policy. So kasama doon yung mga nagpapakita ng mga masayang bahagi ng katawan, nagpapasexy na sobrang-sobra na. So yun ang tinatawag na idemanda talaga natin. So that is the advocacy. This is an advocacy-based organization. KSMBPI is not part of the government. This is an advocacy organization that will protect the moral decency ng ating mga kababayan. This is not for our self-interest. This is for God, for country, and sa ating lahat na mga kababayan. Sa tingin niyo po ba kayang maiwasan yung mga ganong content at yung public ay magiging happy pa rin at ma-entertain at ma-appreciate pa rin po yung art? Yes, pwede maiwasan yan through information dissemination. Itong ginagawa ng KSMBPI is to give message to our government and to the public na pag hinay-hinay kayo sa mga ginagawa niyo sa social media, kasi may mga watchdog na nagbabantay sa social media ngayon. And second, message to sa ating government, sa ating pamahalaan, na at least mag-review sana nila yung batas ng Pilipinas about cybercrime, about cyberspace, and in relation to freedom of art and freedom of expression, kasi nakukorrupt na ang mindset ng taong bayan and kailangan yan natin ibantayan and i-regulate. Attorney, unahan ko na, meron daw kayong sasampahan ng kaso ngayong umaga. Sino po ito at ano po ang grounds? Ang demanda natin ngayong umaga, as promised last week, we will file also criminal case against AJ Rabal, 13 counts ng Article 201 in relation to cybercrime, 13 counts. Kung yung last week si Angelic Kang, 6 counts lang yon, itong si AJ Rabal, 13 counts. Ito namang isa si Miss Misola na 12 counts naman sa kanya, but of course, nagsasabi na siya na mag-stop na daw siya na magbomba, but we will know. Mag-stop na daw siya, ayaw na daw niya mag-apigilan na daw niya yung pagpa-sexy sa mga television. Let's see kung panindigan niya yung sinasabi niya. But as of now, tuloy ang kaso laban sa kanya. 12 counts of Article 201 of the Revised Penal Code in relation to cybercrime. And itong si Miss Asi, I forgot the family name of Miss Asi, 1 count siya ng cybercrime, Article 201 in relation to cybercrime. Attorney, halimbawa, yung sinabi mo na uurong daw at i-delete yung mga content at talagang totohanin no, na mag-out na doon sa mga content na ganoon, iuurong din ba ng KSMBPI yung kaso? We will reconsider. Yun ang promise namin, pag they will stop yung ginagawa nila, pigilan na nila yung ginagawa nila na mapapakita ng mga ganyang eksena, hindi art naman yan, kundi bastos naman talaga yan, kung pigilan nila yan, we will reconsider withdrawing our criminal case. Alright, maraming salamat po Attorney Mark sa inyong pong panahon ngayong umaga at mabuhay po ang KSMBPI. Thank you MJ Mondihar and of course si kaibigan po natin dito na si, I forgot Admar, si Admar. Kalimutan mo si Admar. Hello.
Si Anbar. Si Anbar. Thank you, Anbar. And of course, after this final case, may ipapalabas kaming issue about sa show business. Ito yung mga yung pangbubugaw sa social media, pangbubugaw ng mga artista, na we will be the one to act as their lawyer against their producer and yung kanilang mga director. Alright, maraming salamat. Abangan po namin, sir, ang issue na yan. At mga kababayan, si Attorney Mark Tolentino, ang abogado po ng KSMBPI, partner, AJ Rabal, kakasuhan daw ngayong umaga. Naku, criminal case, 16 counts. Grabe. Itigil na yung mga paghahasik ng bomba, no? Lalo na sa social media, kasi nga, meron nga pong nagbabantay. Eh, para maging malinis na rin, no? Yung kapaligiran sa social media, at maging maayos yan, at maiwasan na ng publiko, lalo na ng mga kabataan yung mga ganyang klase ng content.